Hello guys, welcome back to my channel ulit. Welcome back to my channel ulit. Wala mo ng intro yung ano ko, video ko kasi hindi ko pa maharap gumawa ng intro. So yan. Ano ba pag-uusapan natin ngayon? So let me introduce myself. So ako si Roddy Rivera Ruiz. So my current address is Pantabangan, Nueva Ecija po. Opo, Nueva Ecija. And my birth date is on, tama ba, is on? What? December 11, 2003. So 16 pa lang po ako ngayon, so turning 17 sa December. Okay, mali pala. Take 2. Rod Ruiz, 16, natambakan ng module. Yun nga, magkikwento ko sa inyo ng tungkol sa buhay ko. Buhay ko. Gusto mo buhay mo? So yun nga, dalawa lang kami magkapatid. So, my little sister and I, ako yung panganay. Tapos, daradala ko dito yung mga photo album namin. So, mula nung bata ako hanggang ngayon. So, yun, eto. Meron akong picture dito nung bata. 2 years old yata ako neto. O, oh, hindi pa ako... Basta nun, hindi pa ako magsasalita yata. Diba, ang cute. Yan. Tapos, eto. Meron pa ako dito yung picture. Ay... Bali. So yun, hanggang sa nag-start na akong mag-aral. So yan, yung picture namin ng mga ko nung nursery yata ako. So yun, nung nursery ako tsaka kinder, sa prep I graduated as valedictorian nung nursery lang. Nung grade 1 ako hanggang grade 5 first honor, then I graduated sa grade 6 as a valedictorian po. Yan, wala yun. So ngayon, wala na. So dahil nga maraming donors ng medal and ribbons, yun. Yayamanin yung mga counselor and yung mga counselor sa bayan. So, what? Marami akong natanggap na medals. Yan, papakita ko sa inyo. Charm! Yan sila lahat. So, from grade 4 hanggang grade 6, certified journalist, editorial writer, and sayang-saya pa ako nung grade 6 ako kasi nga, nag-first place ako sa CD namin, sa Congressional District, PressCon. So, nung nag-high school ako, grade 7, medyo tigil muna sa journalism. So, meet ng bagong friends, mga kaklase ko. So, sa awa ng Diyos, I passed sa exam ng sa STE section, so science section. Then, nung grade 8 ako, sinali nila ako sa pageant. So, wala pa akong kaalam-alam nun, wala akong muwang na sumali ng pageant. So, yun, yan, pakita ko sa inyo. So, I won Ginoong Kalikasan 2017 third runner-up. Then, mula grade 7 hanggang grade 10, consistent pa tawag doon. consistent with honors naman. So, hindi nga lang pinalad na mapasok sa with high honors. So, yun, dahil nga laking probinsya, batang probinsya. Ewan ko lang dun sa iba kung naranasan nyo din yun. So, kapag hapon na, lang kami sa labas, sa kalsada, kung saan kami pumupunta. So, wala kaming ibang ginagawa kundi maglaro lang sa labas. So, ngayong ano kasi, 20th century, so, ngayong generation na to. Feeling ko wala na mga batang ganun sa dating tulad namin. So, yan. Dahil nga sa modern tech, yung mga gadgets na lang yung hawak din ng mga bata ngayon. Hindi ko naman nila lahat. And masasabi kong best yung childhood ko. Dahil nga din dun sa mga kalaro ko ng bata. So, lahat naranasan ko din. Yung pagalitan ng magulang. Tinatawag nila habang naglalaro. Isa din yung ano, hindi yung pamilya namin is hindi mayaman. So, mahirap lang din kami. So, my father is
barangay councilor na nagsasaka din. So, paminsan-minsan, sumasama din ako sa bukid para tumulong sa kanila. Siyempre, I'm so thankful na binibigay nila lagi yung ano, kailangan namin, yung gusto namin, kahit na konti lang yung kinikita nila. So, yung mindset ko is dapat makapagtapos kami ng pag-aaral ng magkapatid para yung may ahon namin yung buhay namin. Yun nga, sabi nga nila, hindi naman nga masamang mangarap. Pero kung gusto mo talagang matupad yung pangarap mo yun, is gagawin mo yung lahat para makuha yun. So yun, kahit gano'ng kahirap yung pag-aaral, so ang daming taon na bubunuin para lang makapagtapos ng pag-aaral, gano'n. So, you need to continue your dreams talaga. Kung talagang gusto mo siyang maabot. Kasi nga, wala namang pangarap na madaling maabot. Lahat yung pinaghihirapan. Then, be thankful sa kung anong meron ka ngayon. Kasi nga, sabi nila, hindi nga, minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim ka. So, hindi sa lahat ng pagkakataon, hindi habang panahon is mahirap ka or mayaman ka. Sometimes, may mga pagkakataon na mismo ako is nararamdaman ko nga na ayoko na, sukong-suko na ako, ganun. Pero syempre, kailangan pa rin ituloy para sa pangarap. Kaya kung ako sa'yo, kung meron ka mga pinagdadaanan ngayon or nahihirapan ka na, pray ka lang. So, ayun nga guys. Yun lang yung maishishare ko sa inyo ngayon. So, thank you for watching. Balik kayo sa channel ko. Hintayin yung intro ko ah. What? Promise next video. Meron na tayong intro. So, yun. Thank you and bye-bye.